Okay, next activity is activity 4.1, Google Forms, Google Classroom, Google Docs, and Google Slides. So this is an example of the presentation from eToolay that I use. Okay, this is during the third quarter, grade 2, week 4. So a Google Slide. Okay, so this is the sample of the presentation. Then I created a link that will go to the Google Forms. So this is an example of Google Forms, the 275 responses. So grade 2 to. So pag-aralan mo kung paano malulutas. Then after that, this is section 1. So nag-create ako ng section 1. So saan ba ginagawa yung sectioning? Okay, so meron tayo dito ang add section. And the plus sign is for the add question. So meron naman siyang lumalabas dito. We can also import question, add title, okay, title description, you can add image, add video, okay, for the Google Forms. So sometimes medyo nahihirapan yung iba, so pwede mo na agad siyang i-view using the preview. Okay, so we have here the preview icon. So, para pwede mo siyang i-simulate. So, ayan. So, you can try it out. Okay? Then, after that, so, we have also here add-ons. So, may mga add-ons tayo na nilalagay dyan. We have also the themes. So, itong heading na to, ginamitan ko yan ng themes. Nag-upload ako ng image. Tulad nito. So, all you need to do is to upload image. So sa akin kasi meron na, so that's why hindi na siya possible na makita. And also change the theme color, the background, the font style. So ayan, may mga font style dito na available. Basic, decorative, formal, and playful. Okay, so we have also here the settings. Sa settings, ano ba meron sa setting? Pwede natin i-click tong collect emails. Para automatic, pag pagpasok nila doon sa forms mo, so automatic na itatype ng participant yung kanyang email. So pwede mo yung i-check. And then responses received, kakaroon ng option, if responded, request it. So yun sa dulo yan, kung gusto nilang mag-send din sa email nila or click always. Ayan. So pwede mo rin i-restrict sa DepEd lang, okay, or limit or one response. Pero kung hindi mo naman siya ililimit, gusto mo, pwede niya pa ulit-ulit na sign in, huwag mo nang i-check yan. Okay, so we have also here, the respondents can edit after submit. Oh, that's why sa dulo may nakalagay ka doon. Edit after submit. You can also check this one for see summary charts. So ano pa yung isa sa mahalaga dito sa setting, yung presentation. Sa presentation, pwede dito show progress bar, shuffle question, kung quiz, show link to submit another response. So, pwede mo ilagay yan, i-click mo yan. Another one na very useful, itong confirmation message. So, ito sometimes yung makikita sa dulo. Nakalagay dyan, ano, thank you for answering this evaluation link. Okay, o kaya evaluation form. So, pwede mo rin yung ilagay yung link sa susunod mong activity. Sa example, week 4 tayo, tapos gusto kong ilagay yung next na link dun sa week 5 ko, pwede mong ilagay dito sa confirmation message yung susunod na link para sa susunod na week mo. Okay, so we have also here, disable autosave for all respondents. So sometimes hindi naman yung kiniklik. So dito sa quizzes din, pwede natin gawin i-convert natin sa quiz. Okay, yung ating ginawang form. Okay, pwede na mag-lock din, mode on Chromebook. So, mostly hindi naman ginagamit yan kasi hindi naman naka-Chromebook lahat. Immediate after each submission. Okay, re-release yung grade or later after manual review. So, pwedeng i-check muna bago mo siya bigyan ng grade. Okay, then click natin yung save kung tapos na. Pero i-disable ko na muna to. Okay, then click save. Yan. We have also here the send. Yung sa send naman, may makikita tayo. Pwede tayo mag-send nitong form na to sa mga email.
Okay, kung meron ka ng mga email, pwede mo nang isend sa kanila. Okay, so include form in email. So ayan, so send via email, o kaya pwede natin itong i-click yung link. Okay, so dito sinashorten yung link. Ayan, so copy mo lang siya. Or this one, okay, embed HTML. So ito yung mostly sa HTML part lang ba. Pero ito lang mostly ginagamit dyan, yung link, para ma-shorten mo siya at saka itong isi-send mo via email. Kung may email ka na, mas maganda. Okay, and then you click send. Okay, another one is you can click the three lines, three dots. So maganda dito, pwede mo siyang make a copy to preserve the original copy of the form. Get pre-link, tanggalin mo yung link. Okay, pwede mo siyang i-print. Ito yung isa sa mga ganda dito. Add collaborator. So, may say kung 10 kayong gagawa nitong isang form, kaya 5, so ang good thing, you can add collaborators para mag-add ng mga section by section. So, para mapadali yung trabaho mo. Okay? So, meron dito yung script editor, add-ons, and preparations. Okay? Most yung ginagamit dyan talaga itong add collaborators para papadali yung trabaho. So, after that, so sa section 1, ito yung nakalagay. Then, sa section 2, ito yung instruction ko. So, ang maganda dito, naglagay ako ng instruction na i-click ang link na to papunta doon sa Google Classroom na ginawa ko. So, kanina from Google Slides, nilink ko sa Google Forms. And then after that, nilink ko siya sa Google Classroom. Okay, so may direction ako dyan. I-click ang plus sign. I-click ang join class. I-type ang class code. Ayan yung class code. And then i-click ang join. Ayan. So, may instruction ako. Pag nag-click siya dyan, automatic siya. Papasok siya sa Google Classroom. So, ano ba yung tsura ng Google Classroom na dinisign ko? So, ito yung tsura ng Google Classroom na dinisign ko. So, nakita nyo dyan, naka-numbering siya. So, i-click ang Docs, i-click ang Docs. Puro mga activity to na naka-link siya ka Google Classroom. So, I mean to say, naggawa muna ako ng activity which is in the Google Docs format. So, ayan. So, naka-Google Docs format ako. So, from Google Docs format, nilagay ko siya sa aking Google Classroom. So, ano ba yung laman ng Google Docs? Sa Google Docs ko, naglagay ako ng activity. So, ayan. So, sa activity ko na yan. So, ang maganda dito, ginawa ko siyang collaborative. So, I mean to say, open to na pwede mag-type yung by group dito ng kanilang mga sagot. So, para ma-monitor ko siya ng mabilis. So, paano yung ginawa ko? I click share. Ayan. So, pagka-click ko ng share, ang ginawa ko, change ko yung link. Okay, tapos ginawa ko siyang anyone with the link is an editor. Okay, so meaning to say, kung na-group work ako, so yung isang group, okay, so na-collaborative sila na pwede silang mag-type dito, pwede rin silang mag-uusap muna kung ano magiging tamang sagot, and then itatype nila yung final answer nila. So ang good thing, nakikita ng lahat itong ginagawa nila. Pero again, you can do a separate Google Docs or pwede rin Google Slide, the presentation. So, halimbawa, group 1. So, puro group 1 lang makakita doon. Okay? Halimbawa, group 2. Puro group 2 lang makakita doon. Okay? So, mamaya papakita ko sa inyo yung sample niya. Okay? So, ngayon, yung Google Docs na yan, ang ginawa ko dyan, ilagay ko dito sa aking Google Classroom. So, paano ko siya ginawa? So, kinuha ko lang yung kanyang link. Ayan. Kinokopya ko lang yung link niya. Okay, so tulad nito. So ayan, so kung may link na yan, kinukuha ko, tapos nilalagay ko siya dito. Ayan. So halimbawa, kiklik ko to. Okay, so pag-click ko ng presentation na to, so lalabas siya dito. So automatic na siya. Okay, so automatic na yan, bawat presentation na nakalagay dito, nakalink siya na kung saan pupunta yung estudyante. Kasi sa bawat dulo nito, may nakalagay dito sa dulo na instruction, ayan. I-click ang link pagkatapos sagutan ng tanong. So pagka-click niya nito, pag natapos niya yung activity na to ng group 1 to 5, okay? So makikita ba rin kung sino yung mabilis na nakakapagsagot na mo-monitor mo dito. So kinukuha ko yung link ng susunod na na nasa Google Classroom ko, ayan. Para pag-click nila, pasok sila dito, ayan. So yun yung purpose ng copy link. Okay, so nilalagay ko siya doon sa dulo ng Google Docs ko. So, isa sa magandang presentation ito para makita nyo. Okay. This one.
Okay, so let me check. Ayan, ito. Okay. Ayan. Exit natin. So, ito, pag kinilik natin ito, makikita na natin yung presentation natin. Okay, so that is the group activity. So, pag-click mo yan, ayan, ayan. So, automatic yan. From first part to the last part, itong Google Classroom ko, ayan, matatapos nila yan dyan. Okay? So, ganun yung setting na ginawa ko. So, actually, i-upload mo lang naman siya. So, after doing it, so, drive mo, tulad niya, naka-organize siya. And then, meron din ako place para doon sa mga activity ko na nakalink siya, automatic. Okay? So, simple lang yan, yung activity na ginawa ko. Okay? So, automatic yan pag nakita ng estudyante. So, tulad nito, halimbawa, punta ako doon sa activity na Google, ayan. So, example, this one. Pag-click ko yan, okay? So, link lang naman ang ginawa ko dyan. Ayan. So, kung gusto nyo mag-separate ng activity, yung bawat member or bawat group, so, pwede nyo gawin yung ganito. Naka-separate siya. Okay? So, unlike this one, sa Google Docs ko ginawa, so, magta-type sila dyan, nakikita nila yung sagot. Okay, dito sa ginawa kong isang ito, link yan, pagka-click ng group 1, okay, example natin, click yung group 1 dito, okay, ayan, pag-click ng group 1, so si group 1 lang ang magsasagot niyan, nandiyan na yung task ni group 1, okay, so lahat ng activity niya, mamomonitor mo dito, sa group na to. So ayan, nandiyan na rin yung instruction, okay, ng activity, ng mga gagawin. Okay, so, pwede mong i-separate. Ito naman, ginamita ko siya Google Slides. Okay, so that's it. So, that is all about activity 4.1, the Google Forms, Google Classroom, Google Docs, and Google Slides.